Si Sir Ronald Gan po ay inaanak ni The King FPJ. Ayan, marami mga advices si The King kay Sir Ronald Gan na hindi natin alam mga sikreto para mapanatili ang pagiging maayos na ano, pagiging action star. Ayan. Sir, kwento niyo naman po sa amin yung relasyon niyo ni The King, kasi po marami siyang mga tagahanga sa ano natin, sa Ray TV. Opo, yung sa mga hindi pa po nakakalam, actually, hindi nga, napaka very low profile ko kasi, hindi ako talaga lumalabas. Mm. Pero sa tulong din ng suggest, saka yung payo sa akin ni Ninong, PJ, na ito yung gawin mo. Siyempre, yung time niya, yun talagang ginagawa niya eh, hanggang sa, pwede kang magpa-interview, pero limitahan mo. Mm. Huwag kang kakanta sa mga, halimbawa, kakanta tapos magpapa-interview ka na. Oh, manood kayo, nito, pelikula ko, next, ano na po, pero kumanta ka muna. Medyo yung pagiging, nawawala yung pagiging ano mo eh, yung questionable ng tao sa'yo. Curiosity. Yung mga taga-anga, curiosity. Nawawala. Kumbaga over familiarity, parang ganun. Yes, oo. And that's the, ano. Kaya sabi niya, pagka ako lumalabas, sabik ang pansa. Puro ang daming nagkwento sa akin, sir. Pag sabi nila, pag nakita nila si FPJ, imbis na sisigaw ka, matutulala ka na lang. Yes. Eh. Iba. Iba talaga. Bakit kaya, sir? Bukod doon, anong meron si FPJ? Sa pelikula, for example, yung kagaya niya na, pag nanood ka, akala mo, napakalaking tao. Mm-hmm. Pero pa sa personal, kaano mo lang pala. Katamtaman lang. Maraming daya eh. Mm-hmm. Pati boses. Tapos yung boses mo, iba. Yung texture ng mukha mo, dahil may makeup na yan eh. Opo. Siya, pag nakita mo talagang guwapo talaga na matikas, makikita mo talagang ano. Saka napaka-simple. Simple lang, no? Yung mga sinusuot niyang damit, hindi branded sa totoo lang. Oh? Oo, hindi siya mahilig sa ganun. Hanggang sa mawala nga si Ninong. Opo. Ang cellphone niya is hindi ano talaga. Keypad lang, tipindot. Talaga po? Yan, pagka nag-shooting yan, papainto niya yan pagka sinabihan siya ng mga stuntman na manager, yung chair mo lumalaki. Iinto niya yan. Pupunta ng antipolo yan sa resort niya. Tatakbo yan. Oh? Into muna tayo, mga 1 week. Isahay muna siya. Talaga? Ganyan si Nino. Stop muna. Stop yan. Muna. Mga maaga. Oh, talaga po? Papainto niya yan. Ah, kumbaga mabusisi siya. Mabusisi yan. Hindi siya basta-basta naglalabas ng movie na... Correct. Ganun pala siya, no? Sa lahat ng nilalabas ng Pilipinas. Saka iba yung ano niya, kagaya niyan. Pag may kapait siya, meron na siyang, kumbaga sa abroad, ganun din eh, same. Pag kinuha mo yung isang artista doon, naka-package. Correct. Para pagdating ng shooting, hindi nahirap. Kasi pag bago ang sinalang mo diyan, kawawa. Either matama ni Ninong, or siya matamaan, parang ganun. Tama. Pero kung kapait mo, yun ay mga dati yan. Like yung mga na-interview mo, yan yung mga yan. Opo. Mga batika na talaga, magagaling. Alam na nila. Kung kabisado paano, na nila. Oo. Kung paano nila maging kapait si Ninong, alam na nila. Nagkasama po ba kayo ni FPJ sa isang project, sir? Muntik na. Actually, nung time na gumagawa kami sa Rumblon ni Airpat, papakitin namin dapat si Ninong, gagawa na yun, saka si... Sunod-sunod niya, may project si The Boy. Opo. Wala eh, na... Hindi natuloy. Hindi natuloy. Sayang. Na-download, sayang. Big Soto, meron kami naka-line up nun. Susumbong kita sa anak kong pulis. Ako yung anak. Siya yung parang takot. Ay talaga, sayang naman. Oo, meron yan. Meron. Hindi lang natuloy. May mga ano na kami, may naka-line up ng poster yan. Tapos, gagawa pa ako ng ano sana, yung pinakamaganda, yung Baklang Maton. Bakla ako pero matun. Yan yung mga naka-line up. Oo, sana. Mga naka-line up. Ano to? 2000 na po ito, sir? 2001, 2, mga ganun. Kailan yung naramdaman na humihina na yung ano action movies dito sa Pilipinas? Siyempre simula nung nawala si Nino, actually talagang... Kasi ang pangako niya before nung buhay siya, basta as long as gumagawa siya, lahat ng mga walang pelikula na nagagawa, kukunin niya eh. Pangalawa, ang pumatay talaga yung mga CD. Pirata. Kasi ang mga Muslim diyan, hindi yan sila, yun nga,
kukuri ko lang ha. Mm. Wala silang mali dyan, mga negosyante lang. Correct. Meron behind. Meron silang pinagkukunan. Yung source, kumbaga. Yes. Binibenta nila para lang kumita. Nung buhay pa si Erpat ko nun, ang sabi niya sa akin, nung napanood niya yung balita kay Marcos, apo, kay Senior, ang sabi ni Marcos nun, pag pumasok na ang CD, yan ang papatay sa pelikula. Sinabi niya yun? Nagkatotoo. Ano ba? Pumasok ang CD. Mm. Ang CD kasi, makabili ka niyan kahit na ilang beses mong panood sa bahay, paulit-ulit. Mapapanood pa CD, ng ano, sir, buong pamilya mo, no? Ano lang eh. Kampante ka pa, nasa bahay ka pa. Opo. Dun talaga. Kumbaga, sasabayan ka eh. Actually, unahan ka pa. Papalabas po pa lang, napanood ko na. Oo, premiere pa lang, no? Sino may kasalanan? Mga taga movie ano rin. Kasi ina-allow nila yung yung for dapat, example. Dapat, time pa lang na yon nag-strict na sila, no? Oo, yung sa dubbing pa lang. Diba, papanood din ng director yan, yung final. Opo. Meron na palang kumukuha. Aware ba sila doon o hindi? Hindi, nila, hindi lang naging istrikto. Nagtataka sila bakit nagkakaroon ng kopya talaga. Pero makikita mo sa kopya, meron. Hindi siya ganun ka-clear. Talagang knockout talaga. Oh my God, ngayon ko lang nalaman. Yan ang ano dyan. Ngayon ko lang nalaman yun na... Kapwa din natin na ano, taga... Nasa likod. Sa likod. Para lang kumita. Mm. Kano, bebenta nila yun. Grabe. Kasi siguro, dahil mas gusto ko yung genre na kinabibilangan yun, yes. Ang daming, hindi lang po ako yung naging concern dito. Kaya po nabuo itong Rai TV para kahit papano i-refresh yung mga tao na, uy, eto na sila ngayon. Salamat, salamat. Yes, mabuti nga. Nung napanood ko nga yan, sabi ko, okay ito. Sabi ko, okay yung ginagawa nyo sa totoo lang. Salamat po, sir. At least namumulat yung mga iba. Yes. Yan, dala ko hanggang dito sa karate. Yung bang iniimbitahan ko yung mga veterano, pinapakilala ko sa bago. After po ng movie, sir, ano pong pinagkaabalahan yung ano? Negosyo, tapos yung naglibot-libot ako sa mga iba-ibang lugar kasi meron ako mga brand sa Hong Kong, Canada, Australia, iba-iba pang ano, Saudi. Yan yung pinagtuunan ko. Mm. Nag-focus talaga ako doon sa iniwan ni Erpat na kung saan kami namulat, kung saan kami lumaki. Buting sir, naipagpatuloy. Oo, na nasabi ko, tutuloy ko to. Mm. 2015 ko lang tinuloy. Alay, nawala kasi din nung sunod-sunod yung gawa namin pelikula. Ayun. At tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya lang ang namahala yung mga ibang black belt. Okay. Iba pa rin. Pero iba pa rin yung natutunan niya ng oras eh. Alright. So nawala yun. Mm-hmm. Kaya yung mga grupo namin nun, yung Shurin Ryo, opo, napunta ng Shotokan. Okay. Nawala yung grupo namin talaga na yung number one talaga before. Opo. Kasi sa totoo lang ha, ang karate ngayon, ang player magaling, ikaw yung naghahabol sa gobyerno para lumabang ka sa ibang bansa. Before, hindi. Gobyerno? Gobyerno ang mahabol sa player. Pikachu lang yung sa amin, sa Quiapo. Ang kauna-una ang naghatak ng player nilaban sa ibang bansa. Wow! Totoo yun. Po? Totoo yun. Ang galing, no? Totoo yun. Nabanggit yung Shurin Ryu, sir. Ito po pala yung kinabibilangan nung tatay ni Roberto Gonzalez. Yes, si Latino. Yes, si Latino. Sila ang nagdala niyan, sila Lama. Betong, Roberto Gonzalez. Nagdala ng karate sa Pinas. Pinas, oh, kasi na-trivia ko yung one time kay Roberto Gonzalez. Oh, sabi ko, talagang family pala sila ng ano. Sabi kaya ko, nga, nauso ngayon yung mga lineage eh. Yung tinatawag, saan ka ba galing ngayon? Karamihan ngayon, Hapon. Down level. Sinisita ko yan pag wala yung Latino, wala yung mga Betong Gonzalez. Oh, talaga po? Oo. Sino nagdala? Hindi yes. Naman, wala naman iba nagdala niyan. Dalawang magkamalang. Tatlo actually, si Rolando, si Roberto, saka si Latino. Yan nagdala ng karate rito. Wow, buti sir na ano nung kasi. Sila nagdala. Dapat malaman pa kaya rin. Kaya yan sinisita ko, lagay niyo pangalan ni Latino dyan, nila Betong. Dahil kung wala sila? Oo, kung wala sila, wala rin tayong alam dito. Maganda ang sports naman na talaga ng Pilipinas si Arnis eh. Apo. Eh that time medyo hindi rin nag-click ang Arnis, hindi rin pinansin. Mm. So na-focus sa karate.
Sir, matanong ko lang, baka kasi ma-misinterpret ng mga followers po natin. Ano po yung ginagawa nyong kanina na ano, yung pinapalo yung belt sa mga ano? Ayan yung ano, yung belting ceremony. Okay, paki-explain po, baka kasi ma-misinterpret nila. Yung pagpalo sa kanilang hita, puwet. Ayan yung pinaka ano namin na parang ritual. Achievement niyo na ito yung nakuha niyo ng yung hirap niyo na ilang taon. O buti man kayo ng buwan. Kasi maximum yan 3 months eh. Opo. Dapat makatungtong ka na sa another. Parang pinaka ano lang namin ritual nga na parang hindi nyo lang basta sinuot yan, pinelt nyo. Namnamin, no? Parang ganun. Sinuot nyo lang, okay na. Hindi. Mararamdaman nyo. Parang ano rin yan, parang fraternity. Correct. Pinalo ka, hindi mo makakalimutan. Tama. Ang buhay mo. Okay. So, yun yung mamahalin mo yung belt na sinusuot mong bagong. Hindi mo makakalimutan yun. Pinagdaanan mo yung hirap. Sabi po ni Coach kanina, sir, iba po yung training nyo noon, tsaka ngayon, ano po yung pinagkaiba? Sabi nila, mahirap daw dati. Sobra. Talaga po? Sobra. Bigyan nyo naman kami ng konting briefing, sir. Gaano kahirap po dati? Yung turo ngayon sa turo dati, napakahirap ng panahon namin. Kasi doon, meron kami tinatawag na every Sunday general practice. Lahat ng black belt, naglalaban-laban, sparring. Hard training talaga. Bago kami mag-sparring, hard training. Yung hard training, yun yung body contact. Alam mo, sisipa ka, black. Apo. Sunod-sunod yan, black, sipa. With ano yan, sariling ano natin kamay. Apo. Without gloves. Walang protection. Without anything. Apo. Without matting. Meron tinatawag na basta sweeping. Basta mga gears, walang mga gears. Pag sinuip ka, bumagsak ka, bahala ka sa buhay mo. Semento. Kasi walang mat eh. Pero tinuturo yon before. Apo, pag bumagsak ka, may technique yan. Ngayon kasi, nowadays, may matting eh. So, komportable. May mga gloves. So, kahit tamahan ka. Noon, talagang pagka subad namin ng kimono, talong yan. Pasa-pasa. Pero ano ka? Pero, ang sarap. Oo, no? Masarap. Sabi ko, nakuha ko to dahil nga pinaghirapan ko. Kumbaga, proud ka pa nga siguro nun, sir, no? Yung mga iba, pasang. Ibang ensayo nun. Ngayon, nabawasan eh. Kumbaga, kung ang turo mo, 1 to 10, nagiging 1 to 5. Kasi nga, ang parents, ang mga kabataan ngayon, konting hirap. Totoo, naiintindihan ko yan. Parang ano ngayon yan, parang imbudo. Yan ang tingin ko. Sa una, marami. Pagdating ng dulo niyan, 5, 10 matitira sa'yo. Yun yung deserving. No, tama. May kita mo yung decidido. Correct. Pero sir, magiging ano lang tayo, no? Straightforward lang po tayo, no? Kung kayo po ang masusunod, yung dati pa rin ba ang magandang ituro or ngayong ano? Dati pa rin. Mas gusto nyo yun? Yung pa rin. Bakit, sir? Mas matututo ka. Disiplina? Kasi, number one, disiplina. Number two, self-defense. Ang martial arts kasi dalawa lang yan. Ngayon lang, bago ah. Before, ang self-defense, ang karate, self-defense lang. Opo. Ngayon hindi na, sports. Hindi lang self-defense? Dalawa na. Kaya makikita mo yung mga lumalaban na may point system. Gano'ng nakalawak ang Pikachu dito sa ano sir, sa atin, sa kahit sa ibang bansa? Bigyan nyo naman kami ng konting ano. Pinakamarami namin sa Saudi. Saudi talaga? Diyan kami nag-boom. Sa Saudi kasi, hindi ubra sa mga Arabo yung kataka-taka lang, dancing, punching gigi. More on combative. Combative means yung saksak, palo. Doon sila, believe. Okay. Sa Saudi kasi, ang ginagawa namin doon, live. Live na kutsilyo, live na pamalo. Papalo, bibigay niya sa Arabo. Sige, pumalo ka hanggat gusto mo. Kahit ano. Yun ang pinag-aaralan. Talaga? Kasi bago sila makarating doon, tuturuan namin muna ng gusto. Ito yung technique, ito yung ganyan. Para pagdating doon, yung mga prinsipe, mga anak na prinsipe, yung mga... Para lang maging aware yung mga viewers natin, ang Pikachu po ay hindi lang sa Pilipinas po, international po ito, no? Yes. Saka, yan, mga naging estudyante ng Pikachu, si Romeo Maganto, ninong ko rin yan. Yan.
Sige sir, sino-sino pa po? Mga celebrity na kilala ng... Alfredo Lim. Yan, mga... Talaga po. Si Dan Inosanto, sila marami. Trubador Ramos. Pati si Trubador Ramos. Picadio rin pala siya, no? Picadio yan. Ano, kapatid ni Randy Ricket, si Tuper. Picadio yan. Ang galing. Alam mo, nung nasunugan kami, way back 90s yata, 92. Saan po yan sir? Sa Nubaliches. Nubaliches. Sunog talaga, totally. Sabi nga daw, manakawa nga lang, may matitira pa sa'yo, pero sunog talagang ako. Totally. Mm. Alam mo, dumagsahan tulong kay Airpat nun, hindi niya kilala. Mga estudyante sa karate. Wow. Direct, hindi niya na ako natatanda. Sabi niya, hindi niya. Estudyante niyo po ako sa karate, ito na ako. Pulis na, colonel na, sundalo. Minsan yung iba, nasa abroad. Sarap sa pakiramdam nun, no? Nagkatrabaho sila dahil sa karate. Oh? Naging pulis dahil sa karate. Yun yung kanina, si Master Jerry. Opo. Naging pulis yun dahil sa karate. Ang gym kasi namin sa Quiapo, isang ganyan yan, isang hilera. Opo. Puro higaan yan. Mm. Lahat ng mga gusto matulog, ino-open airpan. Lahat ng mga nagtuturo. Sir, nabanggit nyo kanina yung ano, kumbaga special treatment. Baka isipin nila, dumaan kayo sa ano special treatment nung nag-training kayo. Ay, oo. Proseso rin ba? Hindi totoo yun. Hindi totoo. Nag-ano ako dahil suwail ako eh. Suwail na anak ko nun. Lumalaban ako sa mga black belter ng airpad ko. Mm. Kasi tumatakas ako nun. Makulit ako nung bata ako. Apo. Pinagbabawalan ako. Siyempre, galit na galit ang airpad ko. Dahil di nga ako nagkakarate. Yung number one yun eh. Mm. Kasi gusto niya may magtuloy. Eh wala. Wardy-wardy ako eh. Apo. Away kalya ang alam ko eh. May mga hawak na 2x2, yung mga riot sa pag may kasama ka, ayan matapang ka. Doon ko na ano, matapang ka, madami kayo eh. Yayayain ko yung mga black belt ko. Wala naman yan eh. Hindi naman yata lalaki yan. Ginagalan ako. Siyempre, amunin ko. Hindi naman ako para patulan. Opo. Hindi ako para. So naging ganun ang ano ko, pipingutin ako sa tinga. Anin ako sa ilong, ganun. Tapos, kukurutin ako kung saan-saan. Wala. Wala kang sinabi, gano'n. Tatay mo, karatista, ikaw. One time, napaaway ako. Yun na, yung yun sa, kasama ko yung kaibigan ko. Napaaway ako. Sasaksakin ako. Una, sinuntok ako. Sinipa ako. Doon ko nakita na hindi pala effective pagka away pala. Hindi mo dapat, forma, no? Hindi mo unahin yung sipa. Kamay pa rin ang nauna. Kapag nasa actual mas mabilis pa rin kamay. Talaga. Black eye ako eh. Tumba ako eh. Pag tumba ko, meron siyang nail cutter. Mm. Sa nail cutter, may kutsilyong maliit yun eh. Mm. Yun ang iano niya sa ulo ko. Mm. Eh, dapa na ako eh. Mm. Yun ang iano niya sa mukha ko. Sinanggan sa Quiapo po ba ito, sir? Quiapo. Opo. Sinangga ng kaibigan ko yan. Siya natusok sa ulo. Bumaon? Oo. Inawat? Wala. Barangay-barangay lang reklamo. Mm. Doon ko naisip. Ba't nga ba hindi ako mag-aaral? Pero ang, tapak ang mindset niyo noon dahil pang ano, self-defense. Oo, pang self-defense pa. Sabi ko, pati naman magamit ko. Opo. Subukan ko, aaral. Mm. Nung nag-aaral ako, doon, unti-unti nagbago yung pananaw niyo. Pananaw ko. Mm. Sabi ko, ganito pala ang karate. Mm. Okay pala. Mm. Saka yung ugali ko before, nabago. Nung naging black belt ako, wala na ako makaaway. Ikaw, makaaway ka man, ikaw na iiwas. Mm. Hindi ka ganun ka, no? Yung isip mo malawak. Malawak na, pangunawa. Yung pananaw mo, oh, yung pasensya mo. Opo, mahaba na. Kasi sa karate, magagamit mo lang yan once. Alam mo nang masasaktan ka. Mm. Sasaktan ka. Doon mo lang, that's it na pwedeng gamitin. Ayan, pero yung, napunta tayo dun, sir. Dumating ba sa point na nagamit nyo yan sa pag-self-defense nyo? Sa tunay na buhay? Yes, sa tunay na buhay. May nangyari po. Nagamit ko yan. Share nyo naman sa amin, sir. Pasig. Opo. That time, Pasig. Mm-hmm. May kasama ako nun. Lakad kami sa... Kasi palabas kami, magta-taxi kami. Mm-hmm. Merong dalawa kami nasa lubong. Isang kotse na nakaparada,
ginanon yung ano, yung side mirror. Tanggal. Mm-hmm. Sabi nung kasama ko, yung kinakasama ko dati, sinita niya. Eh, ba't yun mag-ganyan yun? Kasi kakilala namin may-ari. Mm-hmm. Bakit ba kayo nakikailam? Sabi ko, huwag mo nang ano, pakailam. Kasi kalmado ako eh. Opo. Kaya ako na eh. Siguro, distance, nakalagpas na eh. Binalikan kami. Pati kaon, dal-dal-dal mo yung eksama. Eh, yun yung rumaratat eh. Opo. Alam mo ng babae, yes. Pagka ano, dire-diretso yan. Akmang ano, sasampali na. Mm. Doon ako pumasok. Yung pagsampal niya, sinangga ako, mabilis eh. Mm. Wala sa ano ko eh. Pag black ko, suntok, dapa. Yung isa, sumunod din, black. Puro dapa eh. Mm. Takbo. Dalawa sila, sir? Oo, dalawa sila. Mm. Inabol pa hanggang sa mahuli, nabugbog. Maawa ka rin after eh. Yes, nga po. Pero doon ko na ano, effective eh. Effective. Kumbaga parang kusang gumalaw na yung, oo, dahil sa training nyo siguro, no? Iba yung pakiramdam mo eh, yung nangyari. Ba, nagawa ko pala yun. Yung ginagawa mo training on the ground, nakala mo ganun-ganun lang. Opo. Yun ay magiging gamay ng katawan mo. Yes. Hindi mo ma-perfect yung ginagawa saan. Pero yung instinct ba, suntukin ka. Opo. Pagsalag mo, automatic eh. Tapos kusa na lang. Oo, alam mo na kung saan mo, magugulat ka na lang eh. Hindi nakaporma yung dalawa, sir. Hindi na. Barangay ang bagsak nila. Ang galing, no? Tapos, meron pang time na nagtuturo ako, knife defense. Opo. Pahinga. Naturo ko na. Eh, habang nagpapahinga, may tumayong isa. Kasi pag nagpa-demo ko ng ano, kutsilyo, live. Yes. Para maiisip mo na live yan. Yeah, pwede ka masugatan, no? Tapos yung sasaksak sa'yo, tatapang. Live to eh. Opo. Nakataligot ako, bigla akong, sir, salagin mo to. Tanggal. Sa sarili ko. Nagawa ako yun. So? Nagawa ako. Ano, parang nagbibiro lang siya o talaga? O parang nagbibiro lang, pero tinutuon niya na saksak. Kaya lang yung katawan niyo, yung reflexes niyo. Yung reflexes ko, yung gawin mo na turo, na nakikita niyo yung training, effective. Very, very effective. Na, which is ngayon na, kung titignan mo, kaya nababawasan, siguro number one, paulit-ulit eh. Yeah, yan yung resulta ng constant training siguro. Oo, yan yung ano, kaya nga sabi ng airpot ko, constant training makes you perfect. Yes, naniniwala. Kailangan yan. Okay. Kahit na black belt ka na, training ka pa rin. Mm-hmm. Kailangan hindi mawawala. Kasi yung gawin mo nga ng ano ng katawan mo, yun na yun eh. Yun na yun. Ma-apply mo sa totoong buhay. Ngayon kasi, paulit-ulit eh. Yun at yun, yun at yun. Sabi ko nga sa kanila, nakapalo na ba kayo ng Karate Kid? Mm. Yung uli-uli, kahit yung kay Jackie Chan. Mm. Diba yung bata doon? Mm. Ang nakukulitan niya yung bata eh. Ano ba yan? Ba't ganito? Ulit-ulit. Binigyan ng sample. Yung ginagawa mo, may paggagamitan. Ba araw-araw mong ginagawa? Oo, meron yung may gamit yan. Oh. Yung binagsak mo yung jacket mo, yung muku ka, may gamit yan. Ang galing nga nun. Pagtayo mo, may gamit yan. Pag suot mo ng jacket, may gamit yan. Ganun. Sa everyday life, nagagamit everyday mo siya? Everyday life. Mm. Kaya ang karate for me, martial arts, is self-defense. Okay. Not sport. Gustong mag-membro dito, sir, gustong mag-enroll, ganun. Meron, paano po yon, sir? Halimbawa dito kasi, ako, willing akong mag-ano, paano po yon? Yung sa akin, sa program ko dito, mm-hmm. kailangan kami nag-start dito. Mm-hmm. Kasi karamihan, puro estudyante. Mm-hmm. Nag-a-adjust kami. Free training. Kumbaga, balik ko na lang din eh. Kumbaga, free training po ito? Oh, free training yan. Turo yan. Walang bayad yan. Okay. Parang pinaka ano na. Yes, give back. Oh, kasi nakikita namin mga bata, masipag. Mm. Saka ano bang may bibigay yung estudyante yan? Tama. Yung mga may kaya, yun lang. O pera namin, lifetime membership. Mm. Halimbawa, 2,000, lifetime na yun. Wala ka ng mamantlihan, wala kang per check. Kung kailan mo gusto pumasok, wala kang babayaran. Okay. Ganun yun. Sino po yung pwede namin kausapin, sir? Kung halimbawa, gusto kong mag-enroll po. Kahit directa sa akin. Directa na po sa inyo. I-refer na lang po namin sa inyo. Direct. Okay. Sir, lastly na lang po.
Wala na kayo sa movie, sir. Kung sakasakaling may offer ba, pwede pa rin po kayo? May offer. Hopefully, matuloy next year. Ay, meron po? Ah, meron. Wow, congrats. Hintayin na lang nila yan. Okay, action po ba ito? Action uli. Nice! Related sa karate. Okay, okay. Huli, gagawa dapat kami ng... Kasi ginawa ni Betong yung hari ng karate. Ngayon, yung anak ng hari ng karate. Kumbaga, abangan nyo yun. Ayos. Abangan. Sure yun, sir. Sure na yun. Abangan nyo. Okay, sir. Pasalamatan natin ang mga followers ng Rai TV na nagre-request po kay Sir Ronald Gan. Nakapanayamin natin ngayon. Ayan na po si Sir Ronald Gan. Sir, pasalamatan natin sila. Yes, to Rai TV. Nasa tama kayo, kaya nga right. Supportahan po natin sila. Kung ano po yung kanilang adikain. 100% supportahan po natin sa mga kasamahan ko, sa mga taga-Piligula. Pag nirequest po kayo, huwag ko kayong umindi dahil salamat para sa atin pong lahat ito. Salamat sa po, mga sir. Fans, na babalik po ako. Babalik po ako. Alright. Abangan nyo. Yes. Salamat, salamat. Isa po akong ano, sir, fan po ninyo. Kaya natuwa ako dun sa balita nyo. Akala ko totally wala na eh. Ano lang. Kumbaga, okay pa rin pala. Right okay. Timing lang. Right. Alright. Timing. Sige, sir, salamat po. Salamat. Thank you po. Thank you po. Isang karangalan po ito, sir. Thank you po. Salamat thank you. Po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.